Hello mga ka-budgets! Welcome back sa ating channel, or if you are new here, hi! Welcome to Live Budgets. My name is Leia. I do cash stuffing, budgeting, and everything in between. So today we'll be doing the everything in between. Gagawa tayo ng envelopes. As you can see, these are the materials that I'm going to use on this project. I have here the paper cutter here. And here, yan. I also have colored paper or colored type writing paper and a knife. Makikita nyo mamaya kung bakit ako merong kutsilyo dito. Tapos, I also have this coif laminating film. 5R yung sukat niya. Pero kung nakapanood na kayo ng ibang gumagawa ng mga laminating envelopes, ito yung gamit nila, A4. Kaya lang, ang ayoko dito kasi, ang envelope na gagawin ko is yung may butas sa gilid kasi ilalagay ko nga sa mga, binder ko. Pag ito kasi yung gamit, ito yung gagamitin ng laminating film, yung dalawa lang yung may space para sa butas sa binder, and yung isa hindi, wala na siyang extra space para sa pag-hole punch mo. Kaya hindi ko siya gagamitin. Ito ang ginagamit ko. Kasi feeling ko sayang pag ganun, hindi ko naman gagamitin yung extra envelope. Kasi nga lahat ng envelopes ko ilalagay ko sa binder. So, ayan guys, susukatin natin siya. Gaya nito, may kukunin akong ito yung sukat na gagayahin natin. Ito na sa aking binder. So, ang sukat niya is length niya 17.5 centimeters. I mean, yung height pala is 8 cm. Ito yung gagamitin natin. So, ang ginagawa ko, ganito. I use my ruler. Tapos, 8 inch is 8, 16, 24. So, ang gagawin natin, ilalagay ko ito dito. Tapos, dito ko siya ikakat. As you can see, ayan yung mark ko, and dito. Eyeball ko na lang siya. And press down. Chadan. Pantay. Kasi pag ginugunting ko siya, hindi siya napapantay, promise. Hindi ko alam kung bakit. Mahina ako sa mga ganito-ganito kasi. Kung wala kayong ganito, dito papasok to. So guys, kung gusto nyong gumawa nito, hindi kailangan tong mga materials na to. Binili ko lang to kasi nung time na nagsisimula pa lang ako, akala ko kailangan ko lahat. As in, super talaga, na akala ko lahat ng ginagamit ng mga YouTuber na nakikita kong gumagawa nito, dapat meron din ako. And so anyways, kung wala nitong paper cutter, eto naman yung technique na ginagawa ko. Ay, matatamaan ko yun. So, yung mark lang, pipinch ko lang yung may mark. And, ayan na siya.
Ay, bakit? Sometimes I'm using cords. Wait. See? And then, eto ang gagamitin natin. Chidan! Ay, may dumi. Hindi ko ata nalinisan na maayos yung chili. Chidan, ah, diba? Halos wala naman pinagkaiba. Para ka lang may paper cutter. And, eto din gagawin ko na din po. Wait. Gawin ko is yung monthly check-in sana and budget for July. Kaya lang sabi ko, eto naman na. Gawin na muna natin to nang matapos na. Ayan guys, so okay na yung hide. We'll cut naman the wig. Let me check again. 17.5. Papasok yung gunting para ma-finish natin siya ng maayos. Yan. And, ito din. Kailan din natin ito. Tapos na siya. And if you want to label your envelopes, ito na yung tamang time para ilagay nyo na siya dyan. And guys pala, if wala kayong laminating sheets or wala kayong laminating laminator pala, gaya nito, I am all, ito yung gagamitin ko siya. Medyo madumi na nga. Nabili ko to ng 1,255 plus my coins na yun na 130 coins. Ibig sabihin, bawas pa yung sa original price niya. Plus may coins pa akong binawas. Kaya basta ang binayad ko na lang sa kanya is 1,255 pero nakagain ako ng 130 coins. Ayan. Puchu-puchu. So, ito yung style na gagamitin natin dito. Meron lang kasi akong ginawa na may mga kinat na ako para sa gagawin ko sa ano ko, sa envelopes ko. And ito, gagamitin din natin to. So, ikakat din natin to. Cutting ng ating paper. Dito naman tayo sa buff. Actually, kakadatin pa lang ito. In order ko ito ng 6-6. Kasi naubusan. And guys pala, hindi lang sa envelopes ko ginagamit yung laminator ko. Nilalaminate ko din yung mga pictures ng mga anak ko, ng mga nakatago kong mga pictures. Kasi, dito sa lugar namin, lagi talaga siyang, laging dinadaanan ng bagyo. So, at least, pag nakalaminate yung mga pictures, mababa yung chance na mag-fade. Ito naman yung gagawin ko dito.
Ito, gagamitin ko na talaga to kasi hindi ko kaya, hindi to pwede sa So guys, what I'll do is gagawa ako ng kasing size niya para yung ganito. Kung gusto nyo clear yung back or clear yung unahan. Gaya nito 7 by 17.5 din. Alisin muna natin. Ay, hindi. Dito tayo. Wait, alisin ko muna tong curl pala. Dapat inaalis pala. Dapat muna to. Ganito lang siya, guys. Sa bagay yung scrap nito, hindi ko din naman tinatapon kasi pwede mo siyang gamitin sa mga bookmarks, yung mga maliliit-liit na gusto mong i-laminate. Pwede mo siyang gamitin doon kaya hindi kailangan magsayang. Eight yung height. Shopee. Dami sa akin na nabubudol siya Shopee. Mura lang naman ata to. Nasa 79 pesos yung bili ko nito. Paper cutter na to. Kasi yung peke lang naman to. Kasi yung original nito ay may masyadong mahal. Ay! Oh my God! Wait. I forgot pala to take it out. Kaya ganun. Ayan, ang pangituloy. Ah, eto, you can use this for your bookmarks and everything. So, hindi mo siya kailangan itapon. Yung mga pwede ko pang gamitin, as much as possible, hindi ko talaga siya tinatapon. May imperfections na konti, pero pagpasensyahan nyo na, I am not perfect, so 17.5 naman yung length. Sakto. You can see, chadan, okay na siya. So I will be doing this like this. Kung hindi siya pantay, madali na siya ay madali na lang yan ayusin. Pwede mo naman siyang i-adjust. Tapos eto, ang gagawin ko naman dito. Is ganito naman yung style. Guys, when you show, yung rough side niya, yun yung nasa labas. Kasi pag inano nyo siya sa rough side niya, ang tendency niya, didikit siya. Hindi nyo siya mabubuksan kahit anong gawin nyo. Promise. Been there, done that. So, dapat, yung rough sa inside out, parang ganyan sabi nila, inside out daw. Yan. Eto naman, sa rough side natin to. Ganyan.
Hindi nyo pa siya magigets ngayon kasi hindi naman talaga ako gets-gets pag nag-i-explain. Pero mamaya, makikita nyo yung result nyo. Magigets nyo pag nakita nyo na yung result, promise. Pag ganito pa kasi, hindi nyo pa ito magigets. Pero kung nanonood na kayo ng iba't ibang cashtuffer, alam nyo na kung anong style yung gagawin ko. Kung gusto mo makapanood, may mga tutorials naman. Maraming tutorials na nagpapakita ng mga DIY envelopes na no need ang laminator. Sa atin, napanood ko si My Mama na Budget, tapos si Inday Milen PH. May tutorial sila ng mga DIY envelopes na no need na laminator. Tapos ito, may extra ako sa isa pang yung sa dating projects ko, gagamitin din natin kasi tatlong klase yung gagawin natin. Ito din, gagamitin ko rin. Like this. Kung gusto nyo nang lagyan to ng labels, pwede nyo na to lagyan dito. Well, wait. Masyado itong ma. Oh, sige. Testing lang naman eh. Gagamitin natin. Pero ang pangit, wait. Napin ko yung manipis. Ito din kayong, kasi yung style na gagamitin ko sa mga ano ko. Mga envelopes ko. Kaya papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Hi friends pala. How are you? What have you been up to? Tama yung English ko. Char. As you can see guys, yung shiny part niya nandito sa loob, yung rough part nasa labas. Ay. Ganyan siya. Tapos ilalagay natin siya sa laminating sheet. What I am using is 125 mil. Mil ba tawag nila din? Basta ito siya. Wait, where is it? 125 microns, I mean. 125 microns or microns. Kasi manipis lang yung gusto ko. Ayoko na masyadong makapad. Tapos itong laminating itong laminator ko for 125 lang siya. Hindi siya pwede sa makakapal. So ayan, just aligning this like so. Tapos this is not perfect guys, pero I'm just showing you how to do it. Kaya nga wala akong balak magbenta kasi alam ko kung gaano siya kapagod and super time consuming siya. So kung magbebenta ka, make sure you have a lot of patience and a lot of time in your hands to do this kind of envelopes. Kaya kudos, as in super kudos to those who sell this kind of envelopes. Mga nga may sumog, oh, di ba? See?
guys. Ang daming bubbles. I do not like this. Why? So this is it guys. Ilang beses ko lang siya binalik-balik sa laminator. Tatlong ulit ata, apat. Basta depende din naman 'yun sa inyo kasi yung laminator ko nga, gaya na sabi ko sa inyo, mumurahin lang 'to. Kaya I need to redo it or laminate my etchos at least 3 times para mawala yung bubbles. Pero as you can see, there's still a lot of bubbles. I don't know. Siguro hindi na din siya okay. Kasi hindi na siya maliwanag ang buhay. Oh my God. Oh. See. So, next. We will cut this. So, yung gusto nyong open. Yung open part niya. You have to cut this. In this part. As in, para ma-open nyo siya. Wait, let me show you guys. I think I overused my things na. Like that. See? Ayan, open na siya. And this, on this side naman, dapat, hindi nyo matamaan yung may bubbles dito, ayan. Ayan, yung part na yan na may bubbles. Dapat hindi kayo lumagpas dyan para, kasi pag lumagpas kayo dyan, ma-open yung, magiging ganito din yung envelopes nyo. So, what I am doing, I'm just eyeballing.
there you go, guys. These are my finished products. Medyo ano lang dito. Palpak dito sa side, pero I'll make it work on my next project. Ito yung mga bagong design na gagamitin ko sa mga bagong binder ko. Though, ito atang dalawa, kailangan ko mag-adjust sa size nila kasi hindi to kasya dito sa binder na bago ko. So, kailangan ko siyang adjustan para ano siya, magkasya dito kasi medyo mahirap siya i-zipper pag masyadong malaki. Ayan. Ito, binawasan ko na to. Wait. You can see. Ayan. Ayan. Yung difference niya. Kaya kailangan kong ayusin pa rin to. Pabawasan ko pa rin yung binder na ilalagay ko dito. So guys, if you reach this part of my video, I will announce how to join in my giveaway promo. Diba? Pag nag-English ako, putol-putol, ganun po ako mag-English. Kailangan subtitle na lang. So, guys, you must have IG account, ha? If you do not have IG account, mukhang mahihirapan tayo sa communication kung via email tayo mag-chichikahan. So, pwede naman natin mag-install kayo madali ng IG account. Follow me on my IG account. Like this video. To like this video. And, comment ka ng pink heart sa comment section. Wala kang ibang ilalagay. Pink heart lang. Guys, we must follow instructions, ha. Pag may sinabi ka pa or may dinagdag ka pa dun sa heart na comment mo, hindi ko siya ika-count as entry sa giveaway ko. Dapat, you must like this video, follow me on IG, and comment pink heart on the comment section of this video. Walang iba, pink heart lang. Yun na yun, as in, wala kang ibang idadagdag. Hindi ko kailangan malaman yung background story about everything, just pink heart, guys. And please, and after nun, if nagawa mo na yung tatlo, send ka ng picture sa aking IG account, at LiveBudgets, na nakasubscribe ka sa channel ko, para ma-count ko yun as entry sa aking giveaway. And then, kung ikaw naman yung manalo sa pag-giveaway ko, ang gagawin mo naman, pipili ka sa tatlong design na to, kung ano yung gusto mong design. And guys, sasabihin ko na sa inyo, hindi siya perfect kasi ang dami niyang bubbles. Ewan, hindi ko alam kung bakit ganito na yung laminator ko. Nagtatampo na ata siya. Baka overused ko na. Marami na siyang bubbles. So, please don't expect too much. Hindi po ako seller. I mean, kung ano po yung nakayanan ko or ano nagawa ko, yun lang po yung isasend ko sa inyo. Please don't bash me. Kasi kung titignan mo, dami niya ng bubbles, hindi ako bibili ng bago pang laminator. Not now. Kung magpapalaminate din kasi ako nito sa labas. Alam nyo guys kung magkano to? 25 pesos to. Ay, ang ganitong pagpalaminate sa labas. Pero yung makapal na siyang film, ha? Nasa 25 pesos. So, tapos pipili ka dito, if ikaw yung nanalo, pipili ka dito ng design na gusto mo. Tapos, gagawan kita ng siguro tama na yung 10 pieces, di ba? 10 pieces plus here is your binder. I am my kasama siyang binder. Pasensya na sa nakayanan. Ito lang po. Kurita po ang inyong lingkod. I am just giving back what I can, guys. So, pagpasensyahan nyo na. Chudan! I am giving away this. Ay, wait. Hindi ko pa pala siya napapunch for rin na. Sure na, sure. Pati yung puncher ko, peck and ano na, sirang-sira na talaga siya. Kasi nga, overused. Nawala na yung spring dito. Pasensya. So, puputsu-putsuin lang natin. Let's see.
Ganito lang po yung gagawin. So guys, that's it. Pero hindi ito yung ibibigay ko sa inyo. Siyempre, gagawin ko kayo ng bago kasi example lang naman natin to. So, or if you don't like this envelope kasi meron ka na, ganyan ito, ayan siya. Kung nakikita nyo, ayan. Kasi meron ka na, pwede din ito. My 100 envelope is done. Ginawa ko din siya. This is for my giveaway also. So, if you don't like my envelopes, kasi ang pangit, pinakita ko lang naman sa inyo yung style na paggawa. Kasi na-curious din ako kung paano nila ginagawa. So, sinubukan ko lang. Ayan! This is my 100 envelopes, guys. This is the flower and leaves set. If you like to do this din in yourselves. Sabi ko sa inyo, ako nag-i-English kasi karabal talaga ako mag-English. Mas okay-okay pa ako pa nagsusulat. Pero wag sa... I just use. Sure! Ito yung ginamit ko. Sabi ko, ayoko na mag-English. Ito yung ginamit ko, guys. Wrapping paper lang siya. Sa ganitong wrapping paper, makakagawa ka ng 30 pieces. Kung ano ka, kung sakto-sakto ka sukat, mas mataas po magagawa mo dito. Wait lang. Ang sukat niya ng 100 envelopes ko is 7.9 or 0.8. 7.9. And yung width niya is length is 7.2 something. Basta ayan. Pag maglalagay ka ng pera dito, ganito siya. Ganito ang itsura niya. Guys, ito murang-mura lang 'to. Nabili ko lang 'to ng 6 pesos. Ang nagamit ko sa 100 envelopes is tatlong ganito. 6 pesos lang 'to. Nasaan yung ano niya? Ito. Ang nagamit ko dito is tatlo noon. Tapos etong storage na to. Nabili ko naman siya ng for 50 pesos. So, 100 pesos lang yung nagastos ko dito. So, if you want this 100 envelope challenge, kasi meron na kayo dito, pwede din to or pwede ito. Pumili na lang kayo. And oo nga pala, no? Susubukan pala natin maglagay ng pera. Wait. Feeling ko, sikip-sikip dito. Siguro pag ganito lang, pero pag... gagawin ko yung ganito ko sa labas. Kasi masyado nasisikipan ako masyado dito. Siguro pag record lang to. Here you go, guys. And ito yung itsura niya. Pag maglalagay kayo ng pera. Ayan. Diba? Hindi na siya kita. If you like din, maglalagay din tayo ng sticker dito. Or magpapadala ko sa inyo ng sticker. Kayo na bahala mag... lagay dito. Gaya nung ginawa ko sa aking 100 envelopes na here, na ganito. Ayan. Sinulatan ko siya ng amount niya. Papadalan ko din kayo ng sticker kung gusto niyo. Or kung ano, bahala kayo. Kung ano yung trip-trips. So, kayo yung pumili kung ano yung gusto niyo. Kung envelope, kung ganitong envelope, 10 envelope, tapos ang kalat ko na, promise. 10 envelope na pumili kayo ng style. Guys, isang style lang, please. Kano yung gusto niyo yung style dito? Ito talaga yung gandang-ganda ako. Ganyan, makikita niyo yan. Ganyan siya. Ayan.
And don't expect too much. Hindi po perfect ang laminator ko. Yung mumurahin lang to. So, hindi... halos lahat talaga may bubbles. Ewan, hindi ko alam. So, et, kung pili kayo ako ano yung gusto nyo kung eto. Ayun. Subukan natin. Kung ito yung gusto nyo. Kung nagsisimula pa lang kayo. Ayan. Binder plus 10 pieces of envelopes. Diba? Hindi kasya. Hindi ko malagay oh. My God. Promise, hindi ito yung ibibigay ko sa inyo. Sinubukan ko lang talagang gumawa. Ayan, guys. Yan. Kung gusto nyo to, ito yung kanina. Or ito. Yan. Kung 100 envelopes. Kayo yung pumili. And guys, ha, wala. Akong hihingi na, in case man na magamit tong video ko para sa in case lang. Hindi po ako, ang tanging hihingin ko lang po sa inyo is yung address nyo lang po. As in, address lang. Hindi po ako hihingi ng pera. Hindi po ako magpapabayad or anything. Address lang po ang kukunin ko. Ako, sagot ko po ang lahat. Pati shipping fee. Sana yung mura lang, sure. Tapos, eto. Walang perang involved, bago. Guys, walang perang involved. Ayan, guys. So, that's it for today, guys. If you like this video, please give it a thumbs up. Kailangan nyo mag-thumbs up kung gusto nyo sumali. And don't forget to comment and subscribe sa akin channel for future videos sa mga gagawin ko, guys. Thank you for watching and spending your time with me. Bye, guys! God bless everyone! See you next time!